Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga ngayong bata. Ngayong gabi sa episode ng Walang Hanggang Paalam, sa pag-uusap nga ni Eman at General Chavez, bibigyan nga ni General Chavez si Eman ng trabaho, ngunit sasabihin ni Eman na hindi naman siya humihingi ng tulong sa kanya dahil sobra-sobra na ang tulong na ibinigay niya sa kanila. Una na nga dyan ay ang pagtulong kay Kaloy, ang pagbigay ng trabaho kay Mang Nick, at ang pagtulong sa kaso ni Robbie. Ngunit sasabihin ni Chavez na ang pagtulong ay walang limita, kaya't gusto niyang tulungan si Eman at bigyan ito ng trabaho. Tatanungin ni Eman kung anong trabaho ang ibibigay nito sa kanya. Aalukan siya ni Chavez na maging isang security guard sa DNS building. Sasabihin ni Chavez na alam niya na malayo iyon sa pagiging isang agent sa NIA. Yun na lang magandang magagawa ni Chavez dahil sa kasong kinasasangkutan ni Eman. Ang iniisip lang ni Eman ay baka makita ang record niya, ngunit siniguro ni Chavez na siya na ang bahala doon at nakausap niya na ang security agency na nangangasiwa sa DNS. Alam ni Chavez ni hindi iyon ang trabahong gusto ni Eman, ngunit sana itanggapin iyon ni Eman. Ngunit para kay Eman ay hindi iyon ang panahon upang mamili siya ng trabaho, prioridad niya ang kaso ni Robbie, ngunit meron din naman siyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Sasabihin ni Chavez na mabuting tao si Eman, gayon din sasabihin ni Chavez na overqualified si Eman para sa trabahong iyon dahil sa kanyang karanasan bilang isang NIA agent. Magpapasalamat si Chavez kay Eman sa pagtanggap nito sa trabaho, gayon din ay magpapasalamat si Eman kay Chavez. Ibabalita din ni Eman sa kanyang ama na kinuha nga siyang security guard ng DNS. Sasabihin ni Mang Nick na okay naman ang security guard. Alam naman niya na kapag nakapasok na si Eman doon agad natataas ang ranggo niya at iyon ay magandang oportunidad. Para din kay Mang Nick, hindi masamang humingi ng tulong. Sa totoo lamang ay malaki ang maitutulong ni Eman sa DNS. Magpapaalam na si Mang Nick kay Eman dahil tinawagan siya ni General Chavez. Magpapasalamat si Mang Nick kay General Chavez dahil sa trabahong binigay niya kay Eman. Siniguro niya na hindi magiging sakit sa ulo si Eman. Papauwiin naman na ni Leo si Mang Nick dahil mayroon siyang dinner meeting. Ipipilit ni Mang Nick na hihintayin niya si Leo. Tataas ang boses ni General Chavez at masisigawan si Mang Nick. Mag-uusap si Celine at Anton, ipapaalam ni Anton na inaayos niya na ang kanilang kasal, ngunit sisigot si Celine na hindi man lang siya tinanong ni Anton, ngunit para kay Anton ay maganda nang mag-ready na sila para sa kanilang kasal, ngunit sasabihin ni Celine na alam niyang December sila magpapakasal, ngunit wala pang pag-uusap kung itutuloy ngayong taon o sa susunod taon pa. Ngunit sasabihin ni Anton kay Celine na kailangan niya nang magbigay ng exact date para ang lahat ay makapaghanda na at hindi maghintay. Sasabihin ni Celine na hindi pa niya alam, ikagagalit ito ni Anton at makikita siya ng ibang mga empleyado. Itatanong muli ni Anton kung kailan ba niya talaga balak maghanda. Sasabihin ni Celine na alam naman ni Anton na marami pa siyang pinagdadaanan ngayon. Sasabihin ni Anton na lahat ay ginagawa niya at itatanong niya kay Celine kung ano pang kulang. Sasabihin na hustisya para sa anak niya ang kanyang gusto. Sasabihin ni Celine kay Anton na sa tingin niya ay kaya niyang magsukat ng gown, mamili ng bulaklak at kung ano-ano pa habang ang pumatay sa kanyang anak ay pag-alagala pa at nagpapakasaya sa buhay nila. Itatanong ni Anton kung wala na bang balak si Celine na ituloy pa ang kasal. Hindi naman na sisigot si Celine at aalis na lamang ito. Babatiin ni Kaloy at Sam si Eman dahil sa bago nitong tranaho. Sasabihin naman ni Sam na mabuting tao talaga si General Chavez, gayon din ay babatiin siya ni Kaloy. Sasabihin din ni Kaloy na di lang basta-basta general kung di head commander ng DNS ang nagpasok kay Eman. Tatanungin ni Sam kung kailan magsisimula si Eman. Sasabihin ni Eman na sa susunod na linggo siya magsisimula. Itatanong din naman ni Kaloy kung paano na ang kaso ni Robbie. Sasabihin ni Eman na kaya naman niyang pagsabayin iyon. Magpaparinig naman si Kaloy na kailangan na nilang dumiskart. Tila baga nagpapahiwatig ito kay Eman na didiskartehan niya si Sam. Mapapansin naman ito ni Eman at agad itong aalis at sasabihin may lakad siya. Itatanong naman ni Sam kung saan siya pupunta. Sasabihin ni Eman na mayroon silang lakad ni Celine. May iwan naman si Kaloy at Sam sa bahay nila Eman.
Samantalang si Eman at Celine ay aaten sa isang meeting kasama ang mga iba pang mga magulang na nawala ng anak nang dahil sa sindikato, kasama din nila rito si Clarice. Doon ay maririnig ni Celine at Eman ang mga saloobin ng mga ina na nawalan din ng anak. Dalangin naman ni Clarice sa kanila na magkaroon na ng hustisya ang nangyari sa kanilang mga anak. Magkakaroon naman ng meeting si Amelia sa isang kainan, tatanungin ni Araceli sa telepono kung kasama na ba ni Amelia ang kanyang kakausapin. Iuutos ni Araceli kay Amelia na kailangan sigurado ito sa mga plano nila upang masiguro din na sila ay ligtas. Sasabihin ni Amelia na maaasahan niya ito dahil ito ay kanilang business partner at ang kanilang protector. Ikatutuwa naman ito ni Araceli. Samantalang sa bahay nila Eman, naiwan nga doon si Kaloy at Sam, tatanungin ni Kaloy si Sam kung nagugutom na ba ito, say sagot naman si Sam na uuwi na siya at bukas na sila mag-usap. Magtatapat na sana si Kaloy ng kanyang pagtingin kay Sam, ngunit biglang darating si Bernie at hindi na maitutuloy ni Kaloy ang gusto niyang sabihin kay Sam. Kukumustahin ni Sam si Bernie at babatiin niya ito dahil may bago na siyang trabaho. Magpaparinig naman ulit si Kaloy, at agad na iiwan ni Bernie si Kaloy at Sam. Nang ipagpapatuloy ng aminin ni Kaloy ang nararamdaman niya kay Sam ay bigla namang darating si Tatay Nick at mauudlot muli si Kaloy. Sasabihin ni Sam kay Tatay Nick na wala nga si Eman at umalis ito kasama ni Celine, say sagot si Tatay Nick na baka yon ang tinutukoy ni Clarice na lakad nila Celine. Papakyata naman na ulit ni Kaloy si Tatay Nick at sasabihin na mag-uusap sila ni Sam, madudulas naman si Tatay Nick at sasabihin kay Kaloy kung nagtapat na ito kay Sam, bago umakyat si Tatay Nick ay sasabihin muna niya kay Sam na matagal na siya gusto ligawan ni Kaloy, tatawanan na lamang ito ni Sam. Samantalang sa meeting nila Clarice, ay si Celine naman ang magsasalita, sasabihin niya na ginawa din nila ang lahat at hindi sila tumigil para makita nila si Robbie, at hindi sila sumuko hanggat makita nila ang bangkay ng kanilang anak. Gayun din ay magsasalita si Eman, sasabihin niya kailangan ay hindi sila dapat manahimik, at kailangan agad na makita ang taong may gawa noon sa kanilang mga anak. Naniniwala naman ang ibang nanay na makakatulong si Eman sa kanilang problema, at si Eman ang nagpapalakas ng kanilang loob. Samantalang kakausapin na nga ni Amelia ang kanilang protector, at sasabihin na lahat nga ng imbestigasyon ay papunta na lahat sa pamilya nila, sasabihin ni Amelia na kailangan na matapos ang issue, at dapat hindi maapektuhan ang kanilang negosyo dahil marami umanong buhay ang nakasalalay doon, at lahat sila ay babagsak. Doon ay malalaman nga na ang protector nila ay si General Chavez, sasabihin ni General Chavez na alam niya ang kanyang ginagawa. Ipapangako ni General Chavez kay Amelia na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang kanilang farm at ang pamilya nito. Sasabihin ni General Chavez na magandang ideya na inilipat nila ang farm dahil naging mapanganib ito nang dahil kay Dr. Gomez, sasabihin niya na ginagawa niya ang lahat upang maiwas ang ebidensya laban sa pamilya Hernandez at ganoon din naman daw ang ginagawa ni Dante sa NIA. Itatanong naman ni Amelia kung hindi daw ba nakakahalata si Colonel Manzano, sasabihin ni Chavez na hindi nakakahalata si Gabo at kaya pa itong paikutan ni Leo nang hindi nahahalata. Sasabihin ni Amelia na si Eman ngayon ang sakit sa ulo nila ni Araceli, ibabalita naman ni Leo kay Amelia na gusto ngang bumalik ni Eman sa NIA, sasabihin din niya na buti na lang ay hindi siya tinanggap ni Gabo sa NIA, gayon din ay sasabihin ni Leo na binigyan nga niya ng trabaho si Eman bilang security guard sa DNS para mabawasan ang kanilang paghihinala dahil sa pagtulong nila. Siniguro ni General Chavez na walang mapapatunyan sila Eman laban sa mga Hernandez, ikatutuwa naman ito ni Amelia.